So, let's start sa ating pag-usapang GTT, Lucas Torrens Eclabush. I forgot. Hello guys! So, halos kagising ko lang after kong pumunta sa hospital kasi diretso na ako ng maligo. Then after maligo, may food na nakahanda na ako. Fresh lumpia sa liwa. Then after nun, magbablog na sana ako. Kaya lang bigla akong inantok. Siyempre, pakaraliwa naman sa beautician ay naantok agad-agad. So, yun. So, sa ating pag-usapang GTT, Lucas Torrens Eclabush. I forgot. So, grabe, naantok pa talaga ako. Ayan, may kita ba? Bakat ng higaan. It's diretso vlog. Vlog na. Ayan. So, ang pag-uusapan natin ngayon is about glucose tolerance test. So, 6 months na ako na, 6 months na ako ngayon. 25 weeks. And 6 days to be exact. Tapos, sabi nila, may tumawag sa akin. Bye! Dapat kasi, by May 31, meron akong schedule sa Hamad Wakra Hospital, dun sa branch nila sa Wakra. Kaya lang, cancel na naman yung appointment. Nag-telephone consultation na kami. Cancel siya dahil alam niyo naman ngayon sa nangyayari sa mundo kung anik-anik. And then sabi need ko daw magpa GTT or glucose test tolerance this June 4. So ayun, need ko mag fasting, no food and no water. Nag-fasting ako for 8 hours from 11 p.m. to 8. Tama ba? So, from 11 p.m. kahapon till 8 a.m. kanina nag-fasting ako. So, 9 hours siya, binilang ko. No food and no water ako. Then, after nun, makikita nyo naman, papakita ko sa inyo later kung gano'ng ka ganda yung health center nila. Papakita ko lang sa inyo yung on the way kami sa kayong picture kasi dun sa loob medyo bawal magkuha ng video or picture kasi alam nyo na dito sa Middle East then baka mapagalitan tayo, bawal yun. So, ganito yung health center nila. So, kita nyo naman kung gaano halaki, diba? Health center pa lang yan. Hindi yan hospital. Hindi yan hospital. Kasi yung hospital nila dito,
sobrang laki. In, grabe ang laki. At sobrang linis pa. So, balik na tayo sa GTT ko, glucose test, glucose tolerance test. Then, after ko mag-GTT, dito kasi is numbering. So, meron sa akin 3 persons na ahead na basta una sa akin, pumila sa number ha. Then, pagka-turn ko na doon sa glucose test tolerance, then umila ako kung ilang months na ako. Then, sabi ko, 6 months na nga. Then, may request kasi doon ng doktora na kailangan kong i-GTT. So, hindi niya ng fasting. Then, sabi nila, tinanong nila kung talaga bang nag-fasting ako. Sabi ko, oo, nag-fasting ako, wala akong food, and walang water. Sabi ko ganun. So, tinanong ko kung after ba nito is, pwede na ba akong kumain? So, hindi pa daw. Kasi meron silang papainumin sa akin. Yung glucose tolerance nga, na Rick. So, ito yung pinainom sa akin. Ito yung pinainom nila sa akin. Ito. Kita ba? Hindi kita, no? So, ilalagay ko na lang. Trutol glucose tolerance beverage. Beverage. So, ito yung pinainom nila sa akin. For 5 minutes, kailangan kong ubusin tong just sa GTT. Itong beverage na to, kailangan kong ubusin. Para after one week tuloy. After 1 hour, kailangan ko ulit bumalik for another injection. Pero first muna, ang unang ginawa sa akin, kasi nakatatlong injection ako eh. I mean, tatlong kuha sa akin ng dugo. Kasi unang-una, yung no fasting nga, kinuha nila ako ng blood. So, ito yung papakita ko. Muna akong blood sample. Then, so guys, tatlong beses nila akong kinuha ng dugo. Una muna is yung, di ba hindi ako nag-fasting ako. So, hindi ako kumain, then hindi rin ako uminom ng tubig. Kinuha nila ako ng dugo. Dito. Yan, papakita ko na lang sa inyo. Yan. Then, pinainom nila ako ng glucose beverage nga, which is, ito nga yun, lemon flavor. Yan. Grabe, yung sa akin kasi lasang Mountain Dew. So, in 5 minutes, kailangan kong ubusin yung ganong kalaki na beverage, glucose beverage. Then, after nun, kailangan kong bumalik after 1 hour. Mag-wait sa hospital ng 1 hour. So, after 1 hour, kinuhanan ulit ako ng dugo. Dito naman sa kabila. Yan. Titignan nila kung nagre-react ba yung ininom ko na glucose beverage. And tignan nila kung tumataas yung glucose. So, pag tumataas yun, pwede kasing maging gestational diabetes. Kasi ang mga buntis is prone sa diabetes. So, need i-insulin yun, yung mga ganun. Kaya, huwag naman sana, di ba? Kasi ako rin ang mahihirapan. So, sabi dun sa laboratory, after 1 hour ulit, babalik ako. No food pa din and no water. Sabi ko, tinanong kasi kung pwede na akong uminom ng tubig or kumain. Sa pagkain kasi, hindi pwede. Sa tubig, konti lang. Pero hindi ko pa rin ininuman kasi para talaga ma-check nila yung kung nag-react yung glucose. Then, sabi nila, balik ako after 1 hour. So, sa pangatlong test, sa pangatlong kuha ulit ng blood, dito naman, again, dito again. Ayan. Ito yung sa una, pangalawa, then pangatlo. Ayan. Kinuha na naman ako ng dugo. So, dun sa pangatlong test, kinuha na ulit ako ng dugo. Then, yun na yung last test na need ko para sa glucose tolerance test. And, after nun, pwede na rin kumain. And, pwede na rin uminom. So, nakatatlong beses akong kinuha na ng dugo. So, yung result ko, sabi nila is tatawagan na lang ako kung okay yung result or hindi.
kung anong magiging resulta ng pag-inom ko ng glucose beverage. And sabi kasi ng iba, yung GDT, yung glucose beverage, nakakasuka daw pag ininom kasi sobrang tamis. Sa akin naman kasi lasa kasi siyang Mountain Dew. Onting ano lang, parang hindi ko kasi alam kung ang hilig kasi namin sa soft drinks eh. So medyo kinakabahan. So sana maging okay yung resulta niya. Kasi medyo napapansin ko din, mahilig talaga ako ngayon sa matamis. And pareho eh, mahilig sa matamis, mahilig din sa maalat. Sa maalat naman, maging magkakaroon ka naman ng UTI. Sa matamis naman, ito naman yung sinasabi nila, gestational diabetes. So, kailangan pa rin ng pagda-diet. Hindi mo na-dietin yung sarili mo. Dietin mo paunti-unti dun sa alam mong makakasama sa'yo. And hopefully, laging uminom ng maraming tubig. Yun ang kailangan, pagkakain ng matamis. Inom ng tubig, pagkain ng maalat, inom din ng tubig. So, yun ang kailangan natin. Low carb diet din. So, ganito na kalaki yung aking tummy. Ayan, 6 months. So, medyo napapalakas din kumain. Kawawa naman. Ang sarap kumain. Grabe. Hindi ko mapigilan yung dibig ko sa hahanguya. Ewan. Ang sarap talaga. Kaya tingnan nyo, hindi ko alam, triple na yata itong babang ko. So, till my next video again, guys. So, sa lahat po na hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe to my channel, Consumisyon, and hit the bell button para ma-notify kayo for my next video. And, tulong na rin po, don't skip the ads.